kapwa as the core concept of Filipino psychology. Paano na ipakikita ang kahalagahan ng kapwa sa katutubong pananaliksik? Alam niyo ba na pinahahalagahan ang konsepto ng kapwa sa sikolohiyang Pilipino? Sa katunayan, ito ay tinatawag na core concept of the Filipino psychology. Ayon kay Doc E. o Ginoong Virgilio G. Enriquez na siyang nagpatibay ng sikolohiyang Pilipino sa Pilipinas at siyang ama ng sikolohiyang Pilipino, ito raw ay nagkakahulugang unity of self and others. Ibig sabihin, ang sarili natin na iisa o kasama ng ibang taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo iba sa kanila at hindi rin naman sila iba sa kung ano tayo. Paano nga ba ito na ipakita bilang core concept ng ating sikolohiya? Isang halimbawa na dito ang paraan ng ating pananaliksik. Ito ay nakapaloob sa apat na prinsipyo ng pananaliksik sa sikolohiyang Pilipino. Una, itinuturing ng mananaliksik na kapantay sa estado ng anumang aspeto ang kanilang manlalahok o participant. Walang nakatataas, walang nakabababa. Ito rin ay tinuturing na isa sa kalakasan ng ating katutubong pananaliksik dahil nabubuo ang maayos na koneksyon at relasyon ng mananaliksik at manlalahok. Kung sa gayon, ito ay nagbibigay ng komportabling lugar sa manlalahok para sa totoo at malalim na pagbibigay ng impormasyon. Pangalawa, pinahahalagahan ang kapakanan ng manlalahok at ang mga impormasyon na makakalap mula sa kanila. Kung ang manlalahok ay kinakailangang magpahinga dahil sa haba ng oras ng paglahok, ito ay binibigyan ng oras at kalayaan na magpahinga. Sila rin ay maaaring tumanggi sa mga katanungan na hindi sila komportabling sagutin. Pangatlo, ang pagpili ng paraan ng pananaliksik ay nakaangkla sa pagiging angkop nito sa pag-aaral at hindi base sa karangyaan ng paraan. Kung ang pag-aaral ay kinakailangan ng simpleng paraan, ito ay gagamitin hanggat ito ay angkop. Panghuli, ang lengguwaheng gamit dapat ay kung saan komportable ang manlalahok. Ito ay magbibigay daan sa kanila upang mas maging komportable ang pagtalakay at pagbibigay ng impormasyon. Isa pa, ito rin ay respeto sa kanyang kinalakhan at kinasanayan. Iilan sa mga paraan ng katutubong pananaliksik ay pakapakapa o suppositionless approach. Dito, hindi nagbabasa ng dating pag-aaral ang mananaliksik upang maiwasan ang bias. Iba pang paraan ay pagtatanong-tanong, pakikipagkwentuhan, at ginabayang talakay, at marami pang iba. Lagi natin tandaan na ang kapwa ay ang pinakamahalagang konsepto ng sikolohiyang Pilipino. Nararapat lamang na ito ay pahalagahan at bigyang prioridad. Maging sa ang aspeto man, ang sikolohiyang Pilipino ay mula sa bayan at para sa bayan.